So, magandang araw mga classmate. So, ang pag-aaralan natin ngayon is tungkol sa relay. Ano nga ba yung relay? Saan ito ginagamit? Mga iba't ibang klase ng relay at kung paano yung tamang pagwawire nito. So, simulan na natin ang ating pag-aaral mga classmate. So, ang relay ay electronic device, okay, na nagka-cut open and close ng isang circuit. Okay, so para siyang switch. Pero pinakaiba niya sa switch, ito kasi tinitrigger siya ng meron siyang voltage na or kuryente na kailangan para ma-trigger yung dalawang pin na nakadiretso naman sa coil. So, i-drawing natin para mas maintindihan natin. So, balikan natin yung basic electronics principle. Okay? So, meron tayo ditong battery. So, meron siyang negative and positive terminal. Meron tayong switch at meron tayong load. Okay? In this case, illustration natin is ilaw. So, para umilaw siya, okay, so ang isang wire niyan is pupunta sa positive at isa naman ang galing negative. Okay, so pag nangyari yan, kumpleto na yung circuit natin, so iilaw siya. Yan. Kaya tayo gumagamit ng switch para manually ma-turn on and turn off natin yung load. So, tanggal natin yan. Dito na pumapasok yung switch. Yan. So, pag naka-off yung switch, yung circuit natin hindi kompleto. So, hindi siya iilaw. Hindi siya iilaw. Kasi, hindi tuloy-tuloy na dumadalo yung kuryente. Ngayon, pag itong switch natin ay nailagay natin sa on position, okay, so, ito at ito is magdidikit na yan. So, complete na yung circuit, iilaw na siya. Yan. So, ang sample natin dito ngayon is ito, mga electromagnetic relay. Okay? So, mga classmate, lilinawin ko lang, no? Pag may nakikita kasi tayong ganito, ang tawag kagad natin is Bosch relay. Okay, mga ganito. Lilinawin lang natin mga classmate na ang Bosch is brand. Okay, parang ito, yung isa niya is circuit. Ito namang isa is Bosch. So meron tayong Omron. Ito, brand nito. Yan, Omron, medyo malabo lang. Magkakaiba siya ng pin at itsura, pero yung purpose nila pare-parehas lang. So punta tayo dun sa pin-outs na tinatawag nila kung para saan ba itong mga pin na ito. Okay, meron tayong 4 pin. Meron din tayo common na ginagamit is yung 5 pin. So, 4 pin at 5 pin, almost the same lang sila. Nagkakaiba lang sila kung meron yung 87A. Okay, 87A. Yan. So, ituturo natin yan dun sa ating diagram. Yan, so classmate, meron tayo ditong 5 pin relay. Okay, tinawag siyang 5 pin kasi lima yung kanyang paa. So, depende sa paggagamitan, merong 4 pin, merong 3 pin, meron din naman yung multiple pins na ginagamit mostly sa mga complicated na electronics na. Okay, so dito, makikita natin meron silang limang pins. 85, 86, 30, 87A at 87. So, paano ba siyan gumagana? So, punta muna tayo dito. Okay? Pag meron kayo nakitang 87A, ibig sabihin, yung pin 30, yan, pin 30 at pin 87A ay automatic nang magka-connecta. Ibig sabihin, pag nag-tester ka mula sa pin ng 87A
papunta sa 30, merong continuity. Okay? Kahit hindi pa nasasaksakan to ng power or hindi pa to na-energize. Okay? Ito yung tinatawag na normally closed. Okay? Normally closed kasi yun nga, hindi pa na-energize pero nakadikit na siya yung pin 30 at pin 87, nakadikit na. Ngayon, pag na-energize ito, meron tayong coil. Ito yung 86 at 85. So, dito tayo nagsasaksak ng ating power o yung tinatawag nating trigger. Negative, positive, or positive, negative. Pwede magkabaligtad yan kasi coil lang naman yan. So, ang mangyayari dyan, once na masaksakan mo ito ng kuryente, 85, 86, ito is magkakaroon to ng magnetic effect. Okay? At yung magnet na yon, hihilahin niya ito, yung nakakonect sa 87, hihilahin niya at papalo siya sa, yan, hihilahin niya yan, at sa halip na sa 87A siya nakakonect, dito na siya sa 87 kokonect. So, pag itetester ulit natin, yung kuryente na galing sa 30, siya na ngayon ang lalabas sa 87. Okay, mabalik naman tayo dito sa ating pinouts. Okay, this is the diagram. Ito, pinouts natin. So, pinouts natin sa 30, commonly nilalagay natin dito sa 30 is yung source. Or in our case, yung 12 volts direct from the battery na syempre dadaan sa fuse. Okay, sa mga fuse, meron din tayo iba't ibang klaseng fuse. Meron tayo ito, mga tinatag na yung mga inline fuse. Okay, mga aftermarket na ito. So, meron din tayo ito. Inline fuse din to, pero ito yung glass type. Ano? So, marami-raming klase ng fuse na tayo pwedeng magamit. Okay? So, fuse is for safety. In case na magkaroon ng short circuit, madi-disengage na yung supply papunta dito sa 30 para hindi na madamay yung ating circuit. Kung mabalik tayo, 12 volt is yung input. 87 at 87A is yung output or kung saan pupunta yung isusupply nating 12 volts. For example, sa ilaw or pwede rin sa busina, okay, sa iba pang accessories na nangangailangan ng high power or high current. Okay? So ito is ito yung output. Okay? So, ano naman tawag natin sa 86 at 85? 86 at 85, since siya nga yung coil, ang tawag natin dyan is trigger. Siya yung magti-trigger kung palalampasin niya yung 12 volts from our input to our output na 87 or 87A. Depende na yan kung ang nabili nyo is merong 87A. Okay? Ito, yung circuit brand. Okay, meron siyang 87 at meron siyang 87A. So, meron siyang normally open at normally closed na pin. Itong isa naman na Bosch na brand, ang meron lang dito is 87. So, yung 87A dito sa kabila, dito wala siyang A. Ibig sabihin, etong 87 at yung nasa gitna is parehas 87. So, normally closed. O, normally open siya. Matitrigger mo lang siya pag nagkaroon ng supply sa 85 at 86. Saka lang dadalo yung kuryente from 30 papuntang 87. So, connected tong dalawa. Ang ginagawa ng ibang technician is pinagsasama na lang nila yung wire. Okay, yung iba naman is pinuputol. So, wala naman problema doon. So, nasa inyo na yun kung paano yung application na gagamitin nyo. So, ngayon naman, ituturo natin yung wiring. Okay, mga classmate. So, meron tayong 30. Yung 30 natin, papunta yan sa positive ng battery. Pero, gagamit tayo siyempre ng fuse. So, let's say, ito yung fuse natin. Yan. Papunta sa positive ng battery. Okay. Yung negative ng battery, commonly yan ay body ground. Okay? So body ground or yung chassis ng sasakyan. Okay?
Yung ating load, okay, pwede itong yung fan, yung ilaw, or kahit pa nung accessories na ikinabit nyo dyan sa inyong sakyan, automatic ang isa dyan is ground. O, napapansin nyo naman, nakatornilyo yan sa chassis, o minsan doon na lang iniipit yung wire. Okay? At yung isa nyan is galing sa relay. Galing 87. Okay? So, kanina na-discuss ko kung yung pinakaiba ng 87 at 87A. Okay? Ngayon naman, ito 86 at 85, yan yung ating coil. So, kailangan yan is isang positive at isang negative. Ha? So, yung 86, lagyan na natin sa chassis or body ground. Yung 85, okay, yan yung nakakabit sa mga switch ninyo. Okay? Switch. So, ito yung switch. Yan. So, kailangan yung 85 natin magkaroon siya ng positive supply. Kasi negative yung 86 natin eh. So, yung positive dapat sa 85. So, saan naman siya kukuha? From your switch, okay? By the way, ito pala tinatawag natin is positive trigger. Okay? Positive trigger kasi yung positive ang ino-on and off natin. Okay? Diyan ang gagaling yung trigger ng ating relay. So, ito, yung positive na pupunta sa 85, commonly, kinukuha natin yan sa accessories line ng ating susian o ng ating sasakyan. Okay? So, let's say ito yung accessories line. Okay? May positive kasi ito eh. So, minsan dumaan din yan sa mga fuse. Okay? Sa mga fuse. And then, nakadikit din yan dito sa positive ng battery. Okay? Let's say meron na yan 12 volts na supply. Okay? So, mangyari, ito, negative, positive galing sa battery natin, hindi pa siya dediretso sa 87. Okay? So, hindi pa magkakaroon ng positive itong ating load. Kasi nga, wala pang coil. Wala pa nag-energize or wala pa nag-trigger sa kanya. Okay? So, kailangan natin is yung positive na signal galing dito sa ating accessories line. Okay, yun yung pag sinungsi natin, nagkakaroon ng 12 volts. Okay? So, pag nagkaroon niya ng 12 volts, meron pa tayo switch dito. So, pwede, pag switch natin yan, so magdidikit yan. Switch. Yan. 12 volts, positive. Magkakaroon siya ng positive. Meron siya negative. Mati-trigger na ngayon si 87. So, yung kuryente from positive pupunta na sa 87 at makukomplete na yung circuit natin. So, ang tanong, hindi naman to connected sa isa't isa, bakit nagkaroon ng ano ng kuryente? Okay? Itong body ground natin at yung body ground nito at saka yung negative ng battery is always ano na yan. Magkadikit na yan or iisa na yan. Okay? Okay? So, let's say nilagay mo yan sa body. Ito, nakakabit din naman sa body. So, kung titingnan natin, ayan, kumpleto yung circuit natin. Okay? So, pag binitawan natin to, in-off natin yan, yung switch, mawala yung supply na 85-86, bibitaw from the spring, bibitaw tong 87, so makakat off, wala ng supply. Okay? So, ngayon, gagawin naman natin ang actual. So, yeah, mga classmates. So, gagawin natin ngayon ng actual, ano? So, meron na akong positive and negative dito sa ating power supply. So, hindi na tayo gagamit ng battery. So, dito tayo sa power supply. So, umpisahan natin. From our power supply, okay, positive, dumaan siya sa fuse. Papunta sa pin 30. Okay? Pin 30. Ngayon, yung pin 30 na yan, ang lalabas dapat dyan is sa pin 87 papunta sa positive ng ating load. Okay? So, yan. Gawa na tayong jumper. 87.
papunta sa positive ng ating load. Yan, positive. Yan. And then negative, syempre kailangan ng negative or body ground yung ating relay. So saan tayo kukuha ng body ground? Okay, in our case yung negative din ating power supply, ikakabit natin sa isang pin 85 or 86. Sabi ko nga pwede magkapalit yan. Okay, so yan, meron siyang negative. Okay, so itong ano natin, kailangan din to ng negative supply. Okay, negative supply din or body ground itong ating load. Ito ang gagawin natin, body ground. Okay, kabit din natin sa negative body ground. Okay, kabit natin sa, ikakabit ko to sa negative na ng power supply, diretso na siya sa negative. Ayan, nakabit na siya sa ground. Okay, so kailangan natin ng switch. Okay, in this case yung hollow switch ang gagamitin natin. So ang switch, isa papunta sa negative, sa positive, at isa naman is pupunta sa relay. Okay, so isa pupunta sa relay. Okay, so ito, lagyan natin dito sa kabila. Okay, at yung kabila, positive. So kuha tayo ng positive. Ayan, at lagyan natin sa positive. Ayan, so complete na yung ating circuit. Yan. Medyo magulo lang, pero sana na nasundan nyo. Okay, so ngayon tayo testing na natin. Okay, so ngayon nakita nyo gumagana na yung ating power supply, pero hindi pa siya umiilaw. Kasi although meron siyang negative and positive, nakapatay naman yung ating relay. So magti-trigger niya sa relay is yung 85 and 86 galing sa positive, which is dumaan sa switch, at yung negative na direkta sa ating body ground. So pag pinress ko tong switch, so hopefully naririnig niyo yung clicking sound na ginagawa nitong ating relay once na nag-engage on and off. Ayan. Okay, mga classmate, the last question is, bakit kailangan gumamit ng relay? Okay, yung load natin, hindi ba pwedeng direkta sa switch and then papunta sa battery? Di ba? Ang ano po natin kasi, ang mga switch po natin, mga classmate, meron niya mga kanya-kanyang power rating. So, sa sobrang tagal po niya, hindi po niya kayang direktang i-draw yung current ng load natin from the battery dahil magiinit po ito. Doon po nagsisimula yung sunog. Okay po? So gumagamit tayo ng relay para kahit maliit na supply, kaya niyang pagganahin to. Okay? Kaya niyang pagganahin yung load natin kahit maliit yung trigger natin. Ang example po niyan is yung mga sensors galing computer box. So mapapansin mo, maninipis lang po yung wire niya at maliliit lang, pero kaya niyang pagganahin yung mga malalaking load ng sasakyan. Okay, kasi po dumaan siya sa relay at yung mga maliliit na pins na yon, sila lang po ang nagti-trigger. Okay, so gawin po natin example to. So ito pong trigger 85 86, okay, binunot ko po dun sa switch kanina at irerekta ko po sa 9 volt battery. Okay, 9 volt battery. Okay, so ito pa rin po yung load natin, galing pa rin po sa supply natin. So ang gagawin po natin ngayon is i-energize natin tong coil, okay, para po magka-power itong ating load. Okay, so ganito lang po.
Yan. Sabi ko nga po, pwede magkabaliktad yan, positive or negative, kasi coil po yung 85 at 86 natin. So, ito po. Yan. Small current lang po yung ginagamit natin, pero pwede po natin pagganahin yung high current. For example, ito po ay fan. Okay, radiator fan, auxiliary fan, headlight. Gamit po ang maliliit na voltage as trigger. So, yun po ang main purpose ng relay. So, hopefully mga classmates, marami po tayong natutunan sa araw na ito. At hopefully, marami po ulit tayong pag-aaralan sa mga susunod na video. Marami pong salamat.